What do you love? What do you fear? What would you like to change? What is in your pocket? Hi, ako nga pala, si Jose Miguel. I'm a vlogger, and this is my life in a day. Today is July 25, year 2020. Hello, good morning. Today is... Ikukwento ko sa inyo kung ano ang buhay ko kada araw. Pandesal po. Opo. Magkano, ma? 20 lang. 20. 20 po, kuya. Apute. Ito talaga, wala nang tawag. Okay lang po ba, ibibidyo ko lang po. Kasama. Kasama rin po sa gagawa po kasi ako ng film. Sige. Vlogger po kasi ako. Ipipicture ko din po yung pagbebenta ng pandisan. Si kuya. Kaway kayo, kuya. Sa vlog ko yan. 20 na, kuya. 20. Thank you po. Sandali lang, kuya. Ito po, kuya. Oo. Kaya buti may nakapag-iikot, no? Yan, si kuya. Araw-araw po yan. Thank you. Salamat, kuya. Hindi, ito yung kinuha ni Wakang. Wakang. Ah, Suwakang. Burok to na to. Hello po, Nay. Hello po. Kasama ko po kayo sa vlog. Ito, Nanay. Ako po si Nanay. May tindahan na maliit. Tamang-tama lang. Thank you. Thank you. Sige po, Nay. Yan nyo kami ng pera. Maraming nagsasabi na hindi ako magiging sikat. At mababa ang potential ko sa pagpa-vlogging. Pero naniniwala ako kada araw nagiging motivation ito para sa akin. Alis na kami ng bahay. Oo, nakukuha na ni kuya mo. Hindi ka mo ang binabayaran. Kunin mo yung 4 pesos na yung kamulit. Kunin mo yun. Iyon, payak lang ang aming pamumuhay. Kung kaya't isang motor lang ang ginagamit namin para sa aming transportasyon kada araw. At hinihiling ko bawat araw ay maging successful kami. At magkaroon kami ng maayos na pamumuhay. Tapat ng tap na.
salamat. May ano ka dyan, 20? 20. Noong araw na iyon, pagkatapos ko ihatid ang aking kapatid, napagdesisyonan ko na bisitahin ang puntod ng aking lolo. Dahil matagal ko na rin ito na hindi na idadalaw. Pauwi na ako sa bahay namin. Ganto araw-araw yung buhay namin. Ihatid ko sa trabaho lagi ang kapatid ko. And then ako, kakain, maliligo, papasok rin ako sa trabaho. Ganun lang po guys. Eh na biglang pumasok din sa isip ko. Matagal ko na rin hindi nadadalaw yung puntod ng lolo ko eh. Pupunta ako sa puntod ng lolo ko. Hi guys, nandito tayo sa sementeryo. Nakalimutan ko bumili ng kandila. Sir, may kandila po kayo dyan? Apo. Salamat po. Minsan naiisip ko kung buhay pa ang aking lolo. Siguro, sabay kaming kumakain. Sabay naming sinasariwa ang bawat pangyayari sa aming buhay. Matagal ko na rin hindi nakita ang aking lolo. Hi guys! Dito tayo sa puntod ng lolo ko. Magbe-birthday na kasi siya kaya pinuntahan ko siya. 11 years ago na nakakalipas. Hindi sila makakausap literally. Pero pwede natin sila ipagdasal na nasa maayos silang kalagayan. Sa trabaho namin, tulungan po nawa yung family namin ngayon, si daddy, si mami. Sana sana nasa maayos kang kalagayan. Happy birthday pa. Hindi mo man kami naabutan na malaki na kami. May pasok pa ako pa. So hanggang dito na lang. Bulong mo na lang kami kay Lord. May pasok pa ako eh. May pa. Uwi na ako. Sa L7 na alas 8 yung pasok ko. Uwi na ako. Kailangan ko na umuwi. Hindi pa ako kumakain. Thank you.
laki. Among duwang hindi kuno among lang Ellen di may sa balay ko through my SSS din. Ama for close. Edi tinawagan da ko sa sayang ko guys. Tatahan ko ito ng anak ko kung anak ni anak ko. Tatawagan ka no ka Ren. Naunahan. Tatawagan ka kami masyado. Ayaw mo. Okay, God bless. Ingat ka. Bye. God bless. So, tapos ko lang kumain. Lunch time namin is laging 12. Open ka niyan, alam mo yung password niya. Saka yung piso ano mo. Oh, tapos pati yung pag-upload, pinukuha niya yung nawarang lang kasi yung matanda. Bali kasi ganito kaya. Sa ano, may tanong lang ako ng konti. Ano, sa pagiging OFW, ano mga natutulog ko? Siyempre, di ba, lagi ko pinagdaanan dyan. Dito pa lang sa Pilipinas, papunta dun. Lagi ko nang pinagdaanan. Yung una kasi yung kontrata, ano, excited. Kasi yung nangalis eh. So, yung excited ka kasi yung ganda makikita mo na yung ibang bansa, kung sa barko, ano ba itsura niya yung barko, ano ba ang... First time eh, no? First time. Pero pagka yung matagal ka na, siyempre, kabisado mo na yung mga... Kabisado mo na yung mga pasikot-sikot. Break time ng hapon. UTI. Naluluto mo. At dog di miniwa. Ay, miniwa ako. Saltiin na, salagyan ko ng pareho pre. Boss, amirin daw. Wag na. Ha? I decided na bisitahin ang isa sa mga pinakamatali kong kaibigan. Ano ba yun? Since college. Si Amir and Ray. Puro American children. Loob ng aso sa'yo. Sasama lagi. Loob. Ito na. Galem! Sabi kasi puro iba nag-pre. Eh pag may handaan, pre, pre, tropa mo. Adobong aso. Matagal ko na rin silang hindi nabisita. Simula nung nag-pandemic, nagkaroon ng virus, hindi ko na sila nakausap. Through chat and messenger na lang siguro. And I decided na pumunta dito sa tinitira nila para kamustahin din sila kung okay lang ba sila. Oh, may lote po eh. May lupa sa likod. Parang kasi nga basketball court dito yung sahaba niyo. And we started a conversation about sa college life namin. Nakakatuwa lang isipin na one time babalik ka na bibisitahin mo yung mga batchmates mo since college and pinagkukwentuhan niyo yung buhay niyo nung college, kung paano kayo nahirapan mag-aral. At siyempre, pagkukwentuhan nyo rin yung mga prof nyo na sobrang higpit sa grades. Basta na maturo, yun lagi. Sabi niya, magpapunta siya sa ibang bansa. Pero maganda din, pre, pinaprangka niya yung mga babae na huwag mo naman papuntis. Yung mga ganun. Pinaprangka niya. Mabait naman, ano. Kaso medyo ano lang eh, may tiniling ng content minsan eh. Nagtatrip na si Amir eh. Buhati mo to. Hindi, dalawa kami lagi rin namin eh. Lalay. Kukunin pa nga akong driver eh. Tuturo pa eh. Tumanda kami sa pagtuturo. Ba't hindi yung ganun no? Sabi niya nga eh, pwede naman daw na hindi na siya magturo eh. Kasi
May pera na talaga sa akin, sabi niya. Dalawa bahay nun. Oo. May laki bahay nun. Nakapunta lang sa bahay nun. Pinuntahan ni Ray, ah. Si O, di ba? Cash and delivery. Cash and delivery si Ray. Kaso nang gagawin. Ready? Oo, oh, Mang Ray. Gabili ng opya. Laki na ng tiyan ni Mang Ray. Napakasarap isipin na yung mga dating kasama mo lang nung college, naging kaibigan mo, and then ngayon, nag-uusap na kayo kung ano yung mga trabaho nyo, ano mga plano nyo sa buhay. Napasarap ang usapan namin nung araw na yun, at nagkayayaan din kami na mag-short rides dito sa malapit sa area namin na tinatawag na Bit-Bit River. I-vlog mo yun, ma. Ganda. Ito, binablog ko talaga ito. Sobrang init ngayon dito. Sobrang init. Nagra-rides kami ngayon sa may ano lang, para sa garay lang. Ang tayong pag-San Juan Falls. O, tas ano, pre, daan tayo sa ano. Daan. Medyo umulan, kaya sumilong muna kami. Diba San Jose? RH, diba? Diba yun? H, after 1,000 years, after 1,000 years. Dito na kami sa Thailand. Thailand. Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand. Parang nagbablog ka pre, nalaglag yung cellphone mo dito, no? Saluhin mo sa baba. Woo! Bit, bit. Miro, ba't ka ka din damit, Miro? Pakita mo ng tarong. Tanda. Hindi yung gamit natin. Hindi ba? Ano lang? Taka video muna ako, pre. Para kang bilis pare. Para mas, kaya ka na mag-inyan. Tatagdala ka ng ano, pre? Na? Oo nga eh. Para lapag mo na lang dyan. Tapos yung timelapse. Saka mas balikin. Bit-bit. Malalim dyan, Mir. Ha? Malalim dyan? Mababaw. Malalim mababaw eh. Dito mga dyan, sa likit na eh. Dabal, lalim mo ito kayo na. Malalim dyan. Mas, tara mas! Ganda lang katawan ni Emir. Oh, parang iilang ulit ah. Tara friend, kaya. Siguro isa sa mga pinaka natutunan ko sa buhay ko is yung i-record yung bawat moment each by day, moment by moment. Sa, ano, yung nakasama mo yung kapamilya mo, kaibigan mo, o ano man, sino mang tao na nakakasama mo kada araw. Kasi pag dumating yung time na matanda ka na, and then wala ka ng lakas para i-enjoy yung buhay, ikaw yung magiging pinaka swerteng tao sa buong mundo, kasi may babalikan ka memories eh. Hindi mo mamalayan na tumatanda ka na kung hindi mo ni-record yung mga memories mo kasama mga family and friends mo. Siguro wala kang babalik ng memories eh pag hindi mo ni-record. Ano mang unos sa buhay o ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, i-record mo lang. I suggest na lagi mong i-record kasi wala namang mawawala eh. Madadagdagan pa nga eh, actually. Kaya pagka dumating yung time na naisipan mo na i-vlog yung bawat moment, na kahit kumakain ka dyan sa labas, anong mang ginagawa mo, i-vlog mo lang ng i-vlog kasi
mahalaga yan eh. Wala nang walang maibibigay yung mundo sa iyo na para maalala yung dati mong mga memories. Ikaw yung gagawa ng memories para sa sarili mo. What do you love? What do you love? I want to start in the words life and passion. Simulan natin sa life. Kasi it makes sense na yung buhay mo, binibigyan mo ng halaga the way na pinahalaga mo yung sinasabi ng magulang mo o yung mga advice ng mga tao na sa paligid mo. Kasi una sa lahat, pagka nagkaroon ka ng pagmamahal sa buhay mo, doon mo mararanasan na nagpa-progress ka sa mundo. Meron dalawang uri ng tao sa mundo. Isa yung tao na binibigyan niya ng halaga yung buhay niya. And then yung tao na hindi niya alam kung bakit siya nabubuhay. Pangalawa is passion. So lalabas kasi sa buhay mo na pinahalaga mo yung buhay mo the way na pinahalagaan mo yung passion na binigay sa'yo ng Diyos. Ibig sabihin, may times na hindi mo alam kung ano ba talaga yung passion mo sa buhay mo. And I was lucky because na-meet ko yung passion ko na binigay ng Diyos. Marunong akong mag-drums and also natutunan ko yung pag-vlog. Sa pag-vlog naman natutunan ko mahalin to kasi since I was in childhood 2012 binigyan ko ng halaga yung pagbibideo hanggang ngayon. As of now, meron akong YouTube channel and then nire-record ko lang yung bawat moment ng buhay ko. Simula sa pagkain ko, natitripan ko kasi na i-record bawat moment ng buhay ko. Ganun ko pinahalagan o minamahal yung passion ko at yung buhay ko. Especially sa mga magulang ko. Siyempre, lahat naman ng tao, minamahal talaga yung magulang. Laging binibigyan ng pansin yung pagmamahal at aroga ng magulang sa kanila. So, siguro kung hindi dahil sa pagmamahal, wala ako dito sa passion ko. Hindi ako nagbibideo. Hindi ko nire-record bawat moment ng buhay ko. What do you fear? What do you fear? Siguro, isa mga kinakatakutan ko yung moment na mawala yung mga tao na nasa paligid ko na sila yung mga nagmo-motivate sa akin. Kasi una sa lahat, pagka nawala yung mga tao na sila yung mga sumusuporta at nagmo-motivate sa'yo, especially yung family mo, yung kaibigan mo, para mawawalan ka ng gana sa lahat. Siguro, isa sa mga kinakatakutan ko is yung mawala yung mga tao na isa sa mga tao nagmo-motivate sa akin. Especially yung mga magulang ko. Kasi una sa lahat, pagka nawala sila, sila kasi yung lakas ko. What would you like to change? Siguro, sa mundo na lang. Kasi sa pinagdadaanan natin ngayon, grabe na yung nabago sa mundo, grabe na yung tinatakbo ng mundo. Iba-iba na nangyayari sa mundo. Siguro, kung may babaguhin man ako, gusto ko maibalik yung dating sigla ng mundo, which is yung mga tao walang sakit, walang pandemic, lahat ng tao busy sa trabaho, busy sa pamilya, yung darating yung Pasko at bagong taon na masagana, na hindi naka-face mask yung mga tao. Ang sakit lang din kasi isipin na yung mundo natin hindi na ganun kapayapa tulad ng dati. Siguro may babaguhin man ako, yun yung mundo. Kasi kung yung mundo na bago, lahat ng tao siguro makikinabang sa pagbabago na yun.
is in your pocket. 3, go. What is in your pocket? Tignan natin. 100 pesos. Meron pa. Na rosary. Rosary. Siguro kung bibigyan ko ng kaulugan yung laman ng bulsa ko, siguro itong pera masasabi ko na ito yung kailangan ng tao sa ngayon, pera. Pero mas ang kailangan natin is ang Diyos. Sa nangyayari ngayon, hindi kailangan ng pera o anumang halaga sa mundo sa nangyayari. Kasi hindi mapapalitan yun ng anumang blessing na ibibigay sa inyo ng Diyos. Siguro pagka ang pinakakailangan talaga natin yung dasal sa panahon ngayon, sa dinaranas ng mundo, dasal lang tayo. Lagi tayong magdasal, anumang nagagawa nating kasalanan sa Diyos, bigyan natin siya ng time para makausap siya. Kahit nasan ka man, kahit o hindi ka man nakakapagsimba araw-araw, basta alam mo na nasa puso mo siya, lagi kang nagdadasal na sana. Uy! Maririnig yan eh. Maririnig yan. Saan ka na ba nun? Siguro, lagi natin siyang alalahanin the way na kahit nasan tayo, makapagdasal tayo. Tingin ko, pinaka best way yon para mas labanan kung ano yung pinagdadaanan ng mundo. Lalo-lalo na ngayon sa virus. Paglalabas tayo ng bahay, lagi tayong magdasal. Hindi natin alam o hindi natin nakikita yung kalaban natin. The best way to fight the virus is prayers and also action. Kailangan magkadikit yun. Kailangan yung dinadasal mo is gawin mo. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, lalo-lalo sa mga kaibigan ko at sa pamilya ko. Salamat sa mga nanood ng documentary ko. Sana marami kayo na-realize at natutunan sa video ko na to. Sana samahan niyo pa ako lagi sa vlog ko, sa mga vlogs ko. Sana ngayon rin, pagkatapos niyo mapanood to, mabuhayin kayo ng loob, ano mang passion nyo, ano man yung mga gusto nyo gawin. Keep doing the good work and stay safe and God bless everyone. Jose TV, sharing the peace. Cut. Cut.